something important. Para kaya, may ang ginawa siya sa kanyang panalampay pagkakit na
kaligayang pangangailan man sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ang Espiritu Santo, magpasawa na ang Amen. Magsipo. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Ho. Ang sagot ni Ho, sana ang sinabi ko'y maitalag may sulat, at ito ay magawang isang buong aklat. At sa patoy maiukit itong mga salita ko upang sa habang panahon mabasa ng mga tao. Alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas na sa akin magtatanggol pagdating noong wakas. Pagkatapos na maluray itong aking buong balat, ang Diyos ko'y mamamalas kahit laman ay maagnas. Siya'y aking mamamasdan at mukha ang makikita ng sariling mga mata, di ng sinumang iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Tingin mo o poon ang aking dalangin, tapat ka't matuwid, kaya ako'y lindin. Itong iyong lingkod, huwag mo nang subukin, batid mo ng lahat, kami ay salari. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y ako'y gumalangin na taas ang kamay para tuyong lupa ang diwa kong buhaw. Panginoon aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Nawala ng lahat ang aking pag-asa, kaya naman buon ako'y bingin mo na. Ako ay umasa sa iyo ng tiwala na kung umumagay ipag-uunita iyaong pag-ibig mo na lumhang dakila. Panginoon aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Ikaw aking Diyos, ako ay turuan na aking masunod ang iyong kalooban. Ang Espiritu mo'y maging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Panginoon aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Tumayo po tayo lahat. Hallelujah. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinagpuri ka namin,
pagpapotapos yung aking pinagkakawa. Hindi malikabong pa. Bahagi mo na kung saan ay sa hapon na ito ay inihatid natin sa uling magtungan na labing ni Elena. At itinulog natin na siya ay bumalik. Tunay na makabalik sa tahanan ng ating amang kasalanan. Ang katulad po na itinahayag sa barang mga sulatan ang sinabi nito, no? Maraming silid sa bahay ng aking ama. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Huwag kayong maniwala doon sa nasasabi, may bilang lamang ang maliligtas. Pag sinabi mo, binigyan mo ng bilang ang maliligtas, ay parang binigyan mo na ng limitasyon yung kapangyarihan ng Diyos na magligtas. Kasi sinasabi, hindi, ito na muna ako ng maliligtas. Ay, parang sinabi mo na walang kwenta ang kapangyarihan ng Diyos para magligtas. Nakasalaga na. Sa ibang ito natin ngayon narinig, maliwanag na sinabi ni Jesus namin, sa bahay ng aking ama ay maraming sinabi. At anong sabi ni Jesus? Ipag-ahanda ko kayo ng matitirhan. Yun yung pagyaya na ipinapahayag sa ating ng buong ikapang. Yung kagandahan po ng Diyos upang makabing natin ang kanyang kaluwalhatiang walang hanggan na nasira gawa ng kasalanan. Pero nais niyang bigyan tayo ng pagkakataon na bumalik sa Kanya. Kaya po napakaganda yung kung tawagin na po natin ay yung sakramento natin na reconciliation, ang tawag na po natin sa Tagalog ay pagbabalik loob sa Diyos. Pagbabalik loob sa Diyos. Sabi naman ng Bida, sacrament of campo, ang sacramento na pagbabalik sa tahanan ng Diyos. Bakit pagbabalik sa tahanan ng Diyos? Kasi originally, tayo ay para sa lahat. Po yung istorya ng pagliligtas ng Diyos na nakita natin kay Emerty Adam. Yan naman, sabi nga natin ay nagkaroon ng kaguluhan gawa ng kasalanan. Kaya sa panahon na ipinagkaloob ng Diyos sa biyaya ng sakramento ng binyag ay binigyan tayo na pagkakataon na bumalik doon sa Diyos gawa ng aking pananalig sa Kanya. Nakamit natin ang kaligtasan sa pagpagitan ng pananalig natin sa ating Panginoong Jesucristo. At yun ay binigay na noon tayo ay binigyan. Kung tinanggap natin siya sa sakramento ng binyag, either by a cross, kasi meron bininyagan ang sige matandana, or during our infant's baptism. So, ang sinusunod po, mga magulang, mga ninong at ninang, ay naman ay patuloy natin ang pinagtitibay. Nung tayo ay kinumpilan, at every time na ipinagdiriwang natin yung Easter Sunday. Kaya po ito yung Easter Sunday, ay meron tayo pagtatanong
magtatanong yun eh, pagkasaliwa ng ating binyag. Ewan ko sa'yo, hindi na akong tunistan sa atin kasi every Sunday is as Easter Sunday. Hindi na lang tayo pinatanong kapag Sunday. Atin na lang may ipinapahayaw sa doon sa dasal na sumasampalataya o yung credo. So isang bagay na kung saan ay ipinagalong sa atin, kailangan natin ito itin na papakinabang sa panahon ng kamatayan. Sa panahon ng kamatayan. Kaya buwan si Elena ay piniwalaan natin na nakabalik na doon sa kaya ng sa biyaya ng sakramento ng binyag. Eh siguro sa inyo sinasabi ninyo, bakit ba pinagdarasal yung mga patay? Gawa ng ating paralangin, maliwanan mo natin, tayo ay patungo na sa langit. Kailangan kaya natin yung pinagdarasal. It's not long na question na maliligtas ba si Elena o hindi. Siguro nga maliligtas na siya. Pero ba natin siya yung pinagdarasal? Kasi po sa amin, paliwanag na meron tayong purgatorio. Para sa anong purgatorio, palagi natin sinisigaw kalimitan. Ano yung sinisigaw natin kalimitan? Kasama man. So yung purgatorio rin, to render the requirements of justice. Sigurado po matungo na lahat sa langit. Kailang para may bigay yung hinihingi ng kasaruman. Mayroon tayong portfolio. Anong ibig sabihin ng to render the requirements of justice? Pareho tayong namatay. Pareho tayong binyaga. Pareho tayong nakapag-umpisa. Pareho tayo nagkasala pero humingi ng tawad sa Diyos. Pero, sigurado magkaiba yung ating kasalanan. Ikaw, ang kasalanan ko lang ay hindi sumunod sa pag-unang mo. Halimbawa po, ako ang kasalanan ko rin, nakapatay ako ng tao. Sabay tayo na matay. Pero pala yung natin nahingi ng tawad sa Diyos. Binigyan tayo ng absolusyon ng pari. Pero sabay ba tayo pumunta sa langit? Pareho ba tayo pumunta sa langit? Pareho ba tayo pumunta sa langit? Pero hindi tayo sabay magpupunta sa langit. Bakit? Ay, hindi ko pa napapabayaran yung aking pagpatay. Maaaring hindi mo pagsunod sa patulang mo, hindi mo pa rin napapabayaran. Hindi mo pa rin yung binili ng katarungan. Pero kung sakali man pagpabayaran natin sa kabila, ay sa'yo, may silang sa akin malaki. Bahagi yun ang pagkilos na kung saan ay pangutapo natin. Tsaka kaya ko rin, may bigay yung hinihingi ng atano. Bakit ko mahala kayo? Kasi kung walang purgatorio, anong sasabihin ng tao? Palakasan ang palayan. Akala ko yung palakasan dito lang sa mundo. Pati pala sa lahat may palakasan. Hindi. We have to render the requirements of justice. Kung palakasan naman din, hindi alisin natin sa bukabularyo yung salitang katarungan. Kasi dito sa daigdig na ito, hindi talaga natin makakamit ang katarungan. Sa mayo, sa pagkaunawa ng Diyos, bakit? Tango lang tayo. Maaaring sobra o kulang. Ang tanging makapagsasabi ng mga nakamay nila ay ang Diyos. So saan natin yung may maahon sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Yun ang tinatawag natin to render the requirements of justice. Kaya pinagdarasal natin ang mga mahal namin sa buhay na namatay na para tutungan natin na maibigay nila yung hinihingi ng katarungan kung hindi pa naibigay yung katarungan. Eh siguro sabi natin ni Pablo, wala namang kasalanan malaki yan si Elena eh.
Baka yung panalangin natin ay sobra-sobra na, hindi ka ng problema. Hindi natin hindi maging problema yun. Bakit? Kasi, ay kung naibigay na yung hinihinang katarungan, hindi natin kakulangan na sumobra yung ating panalangin para kay Elena. Kasi yun ay dulot ng ating pagmamahal sa kanya. At bahagi rin naman, sabi nga natin, yung ginagawa natin sa mga santo at santa, sila naman yung magdarasal sa atin. So parang yung panalangin natin para kay Elena ay pinapanalangin natin ang katulad ng mga panalangin ng mga santo at santa natin kayo hindi kabayan habang tayo tumataan sa dingding na ito. Eh huwag tayo maganda, mahal na yun, maibigay natin yung hinihingi ng katarungan at bilang bahagi ng ating pagmamahal para kay Elena at sa mahal natin sa buhay na nauna na. Para lang po mapaalala ko kasi kung isang sa aming isang because tawagin po natin ay palagi natin ipinagdiliwag ang isa. Pero hindi po natin naaalala na may bahagi yung sa isa. Every time na magdiliwag tayo ng isa, ipinagdarasal natin yung mga patay. Kung nyo maalala, dito po sa mismo patay, binigyan lang natin ang pangalan, binagdagdagan natin ang pangalan sa mga kay Elena at sa mga kapatid natin na muna na upang makamit nila yung kaligayang walang katapusan. So, tayo rin po, kapag pinapagin ng pangyo, sa mga kapatid natin na yumao, una-una na, pwede natin sabihin yung mga pangalan ng mga mahal natin sa buhay na namatay na. At yun, pwede natin isama. Every time, every Sunday, na nagdiriwang tayo ng walang namisa. Kung kayo nakapagsisipan ng everyday, hindi mas maibig mo. Pero at least, in every Saturday na yun, palagi natin kasama. We're always in communion. Hindi lamang sa mga buhay, walang gagawin sa mga nakasanggap na ng buhay na walang hanggan. At yung mga naglalakbay patungo sa buhay na walang hanggan. Doon sa mga naglalakbay patungo sa silid na hinihanda ng ating ama nasa langit at ng ating Panginoong Jesucristo. So ito po, eh hindi nilulog natin para kay Elena. Panahinig ko tayo sa madali at baka may gusto kong sabihin sa atin ang Diyos. Ang may katawaran na ulo ko ng
kabanalan sa mga kapatid. Sa kasamaan ng mga manalo, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa panahon ng panginoon ng mga tao at sa kumalang ng mga mga kapatid na rin ang malalangin ang buong paralangin sa Diyos sa mga kapatid. Inuwan niyong muli ang namin sa Kristo upang panging pagkabuhay ng lahat ng tao. Amang makapangyarihan, kami iyong kawa. Amang makapangyarihan, kami iyong kawa. Noong pinyagan ang ating kapatid na si Elena, sa kanya ay pinungla ang binhi ng buhay na walang hanggan. Naway umaling ito ng pagkabuhay sa tingin ng mga banal sa kalangitan. Idalangin natin siya sa buong may kapal. Ang lahat ng namatay na umaasang muling mabubuhay ay malugod nawang tanggapin ng Diyos sa piling niya sa kalangitan. Idalangin natin sila sa buong may kapal. Narito ang mga nagdadalamhati at nalulumbay at ang lahat ng sa kanila'y nakikiramay ay magkasama-sama nawa sa lahing na tahanan. Idalangin natin sila sa buong may kapal. Naway nagpipalaan ng Panginoon ang ating mga yumaong kapatid, kamag-anak at pinagkakautangan ng loob. Idalangin natin sila sa buong may Ama, ang pangyayari ng kami iyong kawa. Papanayang pagkaroon sa raming pagkalis kay isang muling pagkakoy sa piling mo, kasama ng alaman ng Espiritu Santo, ang pasawa ng mga kami. Amen. Na pamatay ni Libas, di ito ang aming pamas.
Sandali ang pagpala, ikaw ang alam ng tuwang kabinay na mamatay sa iyong bukas na buhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawin ang papuri sa iyo ng mga pagpapayin sa kalangitan, kami nagpupuni sa iyong katangitan. Santo, Santo, Diyos, Ama ng mga Pangyarihan, kasama ang Espiritu Santo.
magpasawalan ng lahat. Amen. Para kay Elena. Kasi tayo na tayo. Ama namin, Oh, yeah.
Tumayin po tayo. Ama namin, ang mapagmahal, inilalagay sa amin ang pabawa sa mga nanginginig. Ipagkaloob mo si Elena ay mga pakinabang sa abang ng Jesus sa kanyang buhay. Sa mga magigilan na rin ang mga kasama ng Espiritu Santo, mga